President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakiisa sa pagunita ng anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City noong taong 2013. Namahagi din ang Pangulo ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng sa probinsya ng Antique. Narito ang report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang probinsya ng Antique kahapon upang personal na makita ang sitwasyon ng lugar matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng. Nagsagawa ng aerial inspection si PBBM kasama ang mga local official. Isang Antique sa matinding napinsala ng bagyo sa Western Visayas. Kasamang dumating ng Pangulo, sina DSWD Secretary Erwin Tulfo at DILG Benjamin Abalos Jr. Namigay ng food packs at cash assistance ang Pangulo sa 1,200 beneficiaries mula sa limang bayan, kabilang sa kanyang ipinamahagi ang food packs, hygiene kits at 5,000 pesos na financial assistance. Si Veronica nagkaroon daw ng pag-asa sa pagbisita ng Pangulo. At least daw relieve kami kay da patyaga namon, wala man kami pagpabay isang administrasyon. So if ever nga may mga losses kami, though hindi nila mahatag babalik sa amon siyang 100%, at least assured na kami ara sila sa likod namon. Si Rodora na inanod ng baha ang mga pananim at alagang hayop, kahit na nakulangan sa tulong pinansyal, nagpapasalamat pa rin siya sa natanggap na tulong. Kulang hindi ma'am, ay daplas si tanan naman nga tananom, rigto mo nga mga bagong tinanom, ang mga tubo, mga mais naman, bagong tanom, ubos si tanamo. Namigay din ang Pangulo ng vegetable at palay seeds sa mga apektadong magsasaka. Nagsagawa din ng briefing si PBBM sa iba't ibang local agencies upang masiguro na mabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Iniutos ng Pangulo ang pagsasaayos ng mga nasirang tulay kabilang na ang Paliwan Bridge na nagdurugtong sa bayan ng Bugasong at mga bayan sa Northern Antique. Muling ipinaalala ng Pangulo ang importansya ng preemptive evacuation. The preemptive evacuation is effective. So let us do that. It saves many people. Marami talagang it saves lives. I've seen it happening at home in Ilocos. I've seen it happening around the Philippines. Na pagka maayos yung preemptive evacuation at naka-ready yung mga evacuation center natin, then ma-minimize talaga natin ang casualty. Nagtungo din ang Pangulo sa Tacloban City, Leyte upang makiisa sa pagunita ng ikasyam na taon ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Pinangunahan ng Presidente ang floral offering sa gravesite ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyo noong 2013. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Marcos ang pagpapahalaga sa mga namatay, lalo na ang unaccounted na mga bangkay noon. Anya, hindi dapat makalimutan ang kanilang kontribusyon, lalo na ang mga hindi nabilang napatay. We will remember those who we were told not to remember. If you remember, during the count of the casualties, the count was stopped. And we knew that there were still thousands out there. And for those thousands, those countless thousands, we come here. We commemorate. Because if we no longer commemorate, their memory dies. And it is only up to us to keep that memory alive. Marami naman ang nagtungo sa Holy Cross Memorial Garden upang bisitahin ang mga nasawing mahal sa buhay. Isang lugar sa mga ginawang mass grave site sa libo-libong namatay sa trahedya. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.